At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bagwis, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Naibalik ang imahin sa simbahan at tuwang-tuwa ang mga tao. Walang kaalam-alam si Pancino na si Anghel ang nagligtas sa kanya at nagpatimbuang sa mga masasamang loob. Umalis ng dayon si Anghel at pumunta sila sa pinsan niya sa isang hasyenda at doon sila madidirahan panandalian lamang. At sa isang banda, may balak ang Diablo na sakupin ang lupa na kinaruroonan ni Bagwis. At binabalak niyang kunin ang espada ni Gabriel. Sa isang banda doon na nagtatrabaho si Pancino at Anghel sa kuprahan, ay ganito ang nangyayari. At oh, nakatayo ka na naman dyan. Ano na ba ang iniisip mo? Alam mo, matagal ko nang inaasahan na sana darating ang panahon na may magpapakilala na siyang apo natin. Hihingi ako ng tawad sa kanya. At pagkatapos niya tayong patawarin, siguro pwede na akong mamatay. Ah, Gaston, alam ng Diyos na pinagsisisihan mo lahat ang maling nagawa mo. Pero hindi pa yun sapat. Nagsisisi ako. At gusto kong makita ang ating apo. Ayan na pala si Emilio. Pinasundo ko kasi sa kanya yung taga-Maynila na titingin sa'yo. At pinasama ko na rin ang mga barkada niya na taga-Maynila. Oo, para naman maingayan ng mansyon at maging masaya naman dito. Oo, halika. Salubungin natin sila. Di naman. Nung maliit pa ako, palagi na akong kasama ng mama ko dito. Pero ngayon, parang malungkot ang bahay namin. Ate, dito ba tayo magbabakasyon? Ang laki ng bahay at parang haunted house. Nakakatakot! Ikaw ah, tumigil ka nga dyan. Haunted house ka dyan. Sa totoo naman ate, nakakatakot talaga. At tahimik, parang walang tao. Eh, ikaw naman. Naaya lang naman kitang magbakasyon dito eh. Namimintas ka na. Iyon na ang nararamdaman ko. Ang tahimik, parang haunted house. Halina na nga kayo. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Dami yung reklamo eh. Sige, pumasok na tayo kahit nakakatakot. Mabuti naman at nandito na kayo. Kumusta ang maganda kong pamangkin? Ay, okay lang po. Si Tito Gaston po, nasaan po siya? Ah, nasa itaas siya. Tiyong, wala ho bang pagkain? Nagugutom na po ako eh. Nag-aaway na yung alaga ko sa tiyan ko. Ay, naku. Puro pagkain nasa isip mo.
Nakakaya naman sa'yo. Eh, gutom na nga ako. Anong magagawa mo? Oh, sige, sige. At magpapahanda ako ng makakain natin. Oh, sige. Maupo muna kayo at maghahainda. Ikaw talaga ito. Ay, nakakaya na talaga ito. Ikaw na nga dun sa supa. Kakain na tayo. Sigurado ba kayo dito? Sa pinsan ninyo? Ay, oo. Eh, dito siya nagtatrabaho. Ayun na nga, oh. Tinatawag tayo ng katulong dito sa mansyon na ito. Ah, yan no ba, no? Sige po. Papasok na tayo, no? Oh, ayun, oh. Ako ka sa kamay ko. Baka mapatid ka. Oo, po. Halika na. Magugulat ka. Magugulat ka kung sino ang dumating. Ay, dako. Ikaw pala. Ano? Naligaw ka. Ay, kumusta po, senyora? Okay naman. Halika, kumain ka. Halika, upo kayo nagkasama mo. Ay, si Lumingho, asan po siya? Ay, andun sa kusida. Ay, ay, dako! Tata Panchino! Ay, naku, Luming! Kumusta na? Ay, mabuti po! Ay, buti naman na parito kayo! Ang tagal nating din nakita, ano po? Naku, gumanda ka! Kumusta ka na? Ay, mabuti po naman! Ito po, gumaganda ka talaga! Tama ang sinabi po ninyo! Ay, di pa rin kayo nagbabago, ano? Naku, lagi niyo po akong binibiro! Bakit ka nandito? Ang kapal din ng pagmumukha mo. Bahay ng may bahay. Pinapanhid mo. Bastos ka. Layas ka! Kung hindi ko nagkakamali, ikaw yung mayabang sa plaza noon, ano? Oh, ako nga! Para makilala mo ako, ito! Ano ba? Bakit mo siya sinasaktan? Wala ka na bang ibang magawa? Kinakaya-kaya mo ang isang bulag? Ano ba? Ay, bakit ganyan? Ano bang kasalanan niya at sinaktan mo siya? Paano kasi? Nayayabangan ako sa taong ito. Ano ka ba? Bulag yan, walang kalaban-laban. Papatulan mo? Aba, masyado ka na. Yung inaanak mo. Kahit kailan, bastos. Eh, pasensya na kayo sa kanya. Nasaktan ka ba? Hindi. Wala ito. Huwag ka nang mag-alala. Okay lang ako. Kilala mo ba siya? Doña Mamin, inaanak ko siya. Anong nangyari sa'yo? Inaanak ko siya, Doña Mamin. Doon Agaton. Ang totoo po nito, ang sadya namin dito sa inyo ay para mamasukan sa inyo
Eh, sana po ay matanggap kaming dalawa. Ay, nako. Kayo, eh, dati ka nang naglilingkod sa amin, Pasito. Kahit anong oras, pwede kayong bumalik dito. Eh, salamat ho, Don Agaton. Eh, sino mo pa yung tarantadong naruntog sa iraanak ko, Don? Ha, ay, yung si Emilio. Eh, siya ang inaanak ko. Siya ang namamahala dito sa hasinda. Ha, ay siya. Abay, mabait yun, mabait. Eh, tarantado kasi pain kita dyan eh. Sip. Ninong, may bumaliktag ka kagad ha? Nagsip-sip ka? Ano? Eh, sinong sip-sip ang... Wala ho. Wala ho, Ninong. Patayin ko kayo! Patayin ko kayo! Di mo nyo pala ako papatayin ko kayo! Sasakupin ko ang lugar na to! Papatayin ko kayong lahat! At ako ang magre-rena sa lugar na to! Ano yung nakikita ko? Parang hanggang narura. Sipsipa. Ayos. Nakakatikin din at ako ng magandang babae nito. Eh, sawa na ako sa asawa ko na amoy isda. Wow. Nakamake up pa at balingkilitan. Ayos. Makakatikin na rin ako ng babaeng maganda. Isang demonyo pala. Huwag! Huwag! Patayin ko kayo! Sakupin ko ang lugar na to! Papatayin ko kayong lahat! Hoy kayo! Ay, diyan, dala nyo! Ano pa yung babagal-bagal? Baka makatikim kayo sa akin. Ano pang gawin ko sa inyo? Dali, magpapatay-patay! Makatikim kayo uli ng latigo at madadagdagan ang oras nyo sa pagtatrabaho dito. Bisa nyo! Anghel, si Tere paparating, yung pamangkin ni Senyora. Sino nung? Ay naku, may magkakagusto ata sa iyo na maganda. Ha? Eh, paano mo makikita ang kagandahan niya? Eh, bulag ka naman. Magandang araw po, Mang Panchi, Anghel. Magandang araw naman sa iyo, Iha. Magandang araw din sa iyo. Sige, at may aasikasuhin lang ako doon. Mag-usap lang kayo dyan. Ay, yung mga pagkain namin. Sige, Tere Anghel. Diyan muna kayo. Sige po, Nong.
Di ba mahirap sa isang bulag ang magtrabaho? Eh, sa trabaho, hindi. Eh, yung mahirap, yung sinasabi nila na maganda ka. Eh, kasi hindi naman kita nakikita eh. Palabiro ka pala. Ah, siya nga pala, Tere. Gusto ko sanang magpasalamat sa'yo sa pagtatanggol mo sa akin, ano. Doon sa lalaging sinaktan ako. Eh, salamat sa'yo, ha? Hindi ako pumapatol sa isang bastos. Mayabang at walang mudo. Ah, siya nga pala. Oh. Bakit ka nga pala nabulag? Huwag akong tanungin mo. Si Ninong Panchito na lang. Hindi ko gusto ang pagtrato mo sa mga tao dito sa asyenda ko. Lalo na kina Angel at Panchito. Ninong, ang ginagawa ko lang naman eh para sa kabutihan ng asyenda. Hindi mo sila dapat na sinasaktan. Anong laban nila sa'yo? Matanda at bulag ang mga yon. Wala nang nandito na ang mga yan, Nung. Maraming nangyayaring kapapalagan eh. Kailangan na masakop na natin ang mga tagalupa. Kailangan na maging kampon sila ng kadiliman. Sige! Magsihayo kayo! Ito na ang panahon para masakop natin ang sangkatauhan at lalabas si Bagwes. Tignan ko kung makakaya niya ang aking kapangyarihan. Tignan ko, Gabriel, kung makakaya mo ako ngayon! Ano bang ingay yun? Maingay po sa labas. Ay, naku, tubakas na tayo. At may kapabalaghan na nangyayari doon sa lugar na ito. Ay, teka, dito ka lang at sisilip ako. Titignan ko si Don Agato na si Donya Mami. Kailangan mabago ko ang aking ano. Kukunin ko ang spada ko. Ito, nasa bag ko. Oos! Dito ka lang sa tabi ko. Ngayon, itataas ko na ang spada ito. Bagwis! Ako na si Bagwis. Kailangan na mapigilan ko ang kampo ng kadiliman. Oh, ililigtas ko ang mga tao sa lugar na ito para hindi makasakop ng mga demonyo. Ah! Ikaw pala ang pinagkaluban ng Gabriel ng mahiwagang espada niya na nais kong kunin sa kanya. Pero balas niya ngayon dahil nakita kita. At nalaman ko na ikaw ang bulag na kasama ng asong yan. Kaya ito ang para sa'yo! Oh! Hindi ka magtatagumpay! Ito sa'yo! Walang mananalo sa kabutihan sa ngalan ng lumikha sa atin at ipinagkaloob sa akin ang kapangyarihan ng espadang ito. Ikaw na kampo ng kadiliman. Wawasaking ko yung kasamaan! Ay, hindi! Yeah! Hindi ko yung kapagwes! Ah! Ah! Ha? Hindi ba ito? Ah!
Huwag mo lang pakialaman ang mga tao dito sa lupa. Tungo ka na sa piano! Demonyong pumapatay sa siyendang ito. Eh, buti na lang po at laging naririyan si Baguiz. Oh nga pala. Matanong ko nga pala sa'yo. Sino ba ang magulang ni Angel? Ang totoo po, nakita ko ang batag yan sa gilid ng ilog. Pilianod siya. Sunog po ang balat dahil po sa sikat ng araw. Buti na lang po at naagapan na nagamot. Pero sa sikat ng araw, sa sobrang liwanag, naapektuhan po ang kanyang mata. Maaari ko bang tingnan ang talampakan niya? Bakit po? Kasi, bago nawala ang aming apo, nakita ko na may balat siya sa talampakan. Maaari ko bang tingnan ang iyong talampakan? Opo. Ito po. Gaston! Gaston! Oo, siya naga. Siya ang ating apo. Siya ang ating apo na nawawala. Ay, salamat. Salamat, Diyos ko. At ikaw ay aming natagpuan, apo. Apo, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan sa iyo. Patawarin mo ako. Natahimik na ang lugar na yun. At masaya si Don Gaston at Doña Mami na nakita na nila ang kanilang apo na si Angel. At ang pagtatanggol ni Baguiz sa sangkatauhan ay nagpapatuloy. Hanggang dito na lamang mga apo, hanggang sa susunod na kwento ng inyong Lola Sena. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Baguiz, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.